Hello vlog. This is guys. Mga kasine. Please watch my video. Welcome to Aro Vlog. Hello mga kasine. So aking papakita lang sa inyo ang aming kaunting alagang hayop dito sa probinsya, sa aming bayan, sa Mindoro. So ito guys, ang aming kunting mga alagang hayop. Dami na. Dami ng pangtinola. Pasok na ito. Ito mga kasine, yung aming kaunting alagang, yung tatlong pirasong alaga naming Tagalog na baboy. So yan guys ay nasa mga 3 buwan, 3 to 4 months na yan. So ang liliit, ang bagal niya talaga lumaki, palibasa kasi Tagalog. Yan guys ay masarap ang lechon. So dito po sa aming barangay, binibili po ang Tagalog na baboy 280 per kilo. Pero wag pong tataas ng 25 kilos. Hanggang 25 kilos lang po yung binibili nila. Kasi nga, ginagamit po yan sa Metro Manila. Yan yung ginagawa nilang pang lechon. Maganda rin sana ang alagaan to guys. Kaya lang medyo antagal kasi lumaki. Yun nga lang, kasi nga Tagalog. Masarap din ang karne nito. Kaya lang, ang hilig lang talaga nila kumain yung kwan. Yung alam nyo yung mga sabaw-sabaw, so ganyan sila, dyan sila mahilig sa mga sabaw-sabaw, sa may kaunting nyog, may kaunting ipa. So yun yung paboritong kainin ng Tagalog na baboy. Kaya mga kasine, kung pagmamasdan nyo, medyo takot siya sa tao. So ganyan talaga yung mga Tagalog na baboy, medyo parang takot siya sa yung liliit niya kasi parang ang cute tingnan. Yun, kaya yan guys yung aming alaga. Siguro isang taon hindi pa abot ng 40 kilos yan. Tapos ito naman guys yung aming patiner.
So hindi naman actually sa amin yan, alaga lang sa amin. Bali, 9 na piraso yan guys. So sana swertehin, sana kumita yung nag-finance nito. Medyo mahal din kasi ang baboy. Kaya nga lang, tsambahan lang din kasi itong kasine. Mga kasine, tsambahan lang kung makakataas ang presyo. Kasi ang malikot kasi ang presyo ng baboy. Tataas, bababa. Sa isang baboy guys, kung inyong may tatanong, na namumuhunan yan ng 10,000 ang bawat isa. So kailangan mabenta siya ng mga 10 up para kumita man lang yung nag-alaga.